Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta? Kumusta? Kumusta kayo dyan? Mga boss, mga best, anong balita sa inyo? Eto na naman tayo, nagbabalik. At eto nga pala ang aking pusa na si Nike. Hello ka sa kanila, hello! Ayan. So, nawala to ng 2 araw sa akin. At nalaman lamang ko lumabas pala siya kasama yung jowa niya. Buti na lang nahanap ko siya ulit. Medyo mahirap-hirap na takbuhan yun. At ayun na nga, bakit ako natagalan sa pag-upload? Guys, pasensya na, 12 days ako hindi nakapag-upload kasi sobrang init talaga sa Saudi Arabia. Sobrang init. Alam nyo ba, last week, ang average na temperature sa tanghali ay 46 degrees Celsius, guys. At ang feeling sa katawan siguro more than 50 talaga. Napakainit, napakainit. So ayun, medyo inalalayan ko yung ating mga gagamba. Kasi alam mo na, sobrang init, mahirap din yon para sa kanila yung sobrang dry. Lalo na yung mga species na moisture dependent. Alright? At bago ang lahat, ito kasi ay isang update vlog. Alright? Mag-update lang ako sa inyo ngayong gabi. However, gusto ko munang pasalamatan ang mga taong nagmo-motivate sa akin na mag-vlog ulit at kayanin to. Alright? Kasi kahit napakahirap na sitwasyon, ginagawa namin to para sa inyo, guys. Maraming salamat sa ating viewers, lalong-lalo na kay Mr. Brian Endon. Yan. Talagang nag-chat pa yan sa akin na nami-miss na niya ang mga vlog ko. Maraming salamat sa iyo. At i-shoutout sa rin natin yung mga nagpapa-shoutouts, guys. Nandyan si Arachnid Enthusiast. Nandyan si Tarantula Invasion. Nandyan din si John Lee. Si Rick Exotics, guys. Shoutouts natin yan. At yung Exotics PH Cavite Chapter. Isang grupo yan ng mga keeper dyan sa Cavite. Shoutouts natin sila. At lastly, si Bite Exotics. Si The Bite Exotic. Please subscribe to his channel. Ayun na nga. So, ano tong update na to? Eto guys, ang daming na humiling sa akin. Tagal na daw nilang hindi nakikita si Sina. Okay, yung aking Acanthus curia geniculata, matured female. So, ito siya ngayon. Pakita ko lang sa inyo. As usual, siya pa rin ay over-defensive na species. Ayun na nga. So, pipitik lagi yan siya ng kanyang urticating hairs. So, ayan na po si Sina. Yon, Sina in 4K. Linaw, di ba? Kitang-kita. So, hindi pa rin po sa napapakain. Medyo matagal-tagal na. Lalagyan lang natin ng tubig ang kanyang enclosure. Ay, ang kanyang dish. Dahil mainit kasi guys, tignan mo, ang dami kong nilalagay pero ang dami niya, no? Pero napupuno yan. Napupuno itong ganito kadami niyang lalagyan. Dahil sobrang init nga kasi talaga ngayon. So, ayan na si Sina guys. Yung sa mga nakakamiss sa kanya, ayan na po siya. Malusog na malusog pa rin. Ayan po. Kita nyo naman. Ayan. Medyo madami na siyang mga alik-alikabok sa katawan. Pero, healthy-healthy pa rin. At dun sa mga nagtatanong sa akin, guys. Di ba nga, nagpapakain ako sa kanya ng sisiu, ng butike, nung skink, pinakain ko sa kanya. Pero bakit daw hindi nagkakaroon ng problema ang kanyang substrate? Ayan guys, tignan nyo, hindi pa ako nagpapalit ng substrate dyan. Never pa ako nagpalit ng substrate kay Sina. Kung ano yung nilagay ko, yan na yun. So ayun na nga, inuulit ko lang sa inyo, ang aking substrate ay 50% cocopeat at 50% garden soil. Yan lang ang aking mixture. At hindi naman ako nagkaka-problema ever since. Tingnan nyo, itong area na to ay moist yan. Tapos dito sa gustong-gusto niyang tambayan, yan, dyan ang dry area.
dito siya tumatambay lagi sa dry area. So ayun. Ayan na siya. At meron akong pangalawang update sa inyo, mga kahabi. Meron akong pangalawang update. So natatandaan nyo, di ba, recently, umorder ako kay Creatures from the North ng isang meal. Neo Holotele and Sea Gold. So meron na kasi ako female. So last February, nag-molt yung aking female. At nung time na yun, na-verify na natin ang kanyang gender. Okay? Pero hindi pa natin na malaman kung matured na ba yung kanyang yung ating si Goldie. Hindi pa natin malaman kung matured na ba. So ngayong gabi, i-announce ko sa inyo na siya ay matured na. Nag-mote silang dalawa, sabay. One day lang ang pagitan. Eto sila ngayon, mga kahabi. Ayan. First, papakita ko sa inyo ay yung nakuha kong bago. At next ay etong isa na si Goldie. Ito ang isang ex-sub ni Goldie. Ayan silang dalawa. Okay. So, wait lang. Set up lang natin itong aking ilaw. Para maipakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Kasi guys, medyo skeptic ako dito eh. Hindi ko masabi talaga dun sa ating male kung male ba talaga to. Kasi medyo duda talaga ako sa kanya, guys. At isa pang bagay, hindi ko rin ma-identify ng maayos dito sa kanyang exuvia. Medyo nagtanong-tanong na ako sa mga eksperto natin dyan, tulad ni JD Starantula. At hindi rin talaga masabi kasi nga medyo sira talaga tong kanyang exuvia. So eto, papakita ko na sa inyo. Eto yan. Wait lang, setup lang natin. Alright. Ayan, okay. Light. Yan. So ito, nasira yung parte na hinahanap natin. Ngayon hindi ko alam kung may flap to o wala kasi medyo punit eh yung spermatike. Hindi ko masigurado ngayon kahit sa akin. Hindi ko masigurado kung ito ba ay spermatike or ito na ba yung flap ng male. So I don't know, siguro kailangan pa natin maghintay ng isang molt. Pero ito nga yung kay Goldie, mga kahabi. Ito yung exuvia ni Goldie. Alright. So nakikita nyo ba tong nakikita ko? Ito guys, ayan. Yan ay tinatawag nilang scloterized spermatike. Oo. Yan ang nagsisignify na matured na itong ating female. So nakita nyo naman ang size difference nila. Halos parehas guys. Halos parehas na parehas ang kanilang size. Ngayon, ang pagkakaiba lang talaga is that itong si Goldie ay merong scloterized spermatike. Yan lang ang kanilang pagkakaiba. Bukod dyan, wala na. So, kailangan pa nating maghintay ng isa pang molt dito sa male na nakuha natin para masigurado kung male nga ba talaga to. Kasi, duda ako guys dahil usually dapat maglabas na siya ng tibial hook sa ganitong size. Parehas silang 2.5 inch na ngayon. Oo. Ngayon, kung ikukumpara naman natin ang kanilang pedipalps, kasi may nabasa rin ako na pwede mong ikumpara yung kanilang pedipalps. Ngayon, dito guys, sa male, hindi ko rin masabi kasi medyo mas bilog siya. So, nandun kasi sa pedipalps ng male ang tinatawag na emboli or emboli. Emboli. Yun yung nilalagyan ng sperm. Pag nagko-collect siya sa kanyang sperm web, doon niya nilalagay dyan. So, ito kasing kanyang pedipalps ay mas matkapal.
mas dark at mas makapal kumpara dun sa emboli nung, I mean, dun sa pedipalps nung kay Goldie. Ito ha, kukumpara natin, mga kahabi. Ito yung pedipalps nung kay Goldie. So, nag-expect pa rin ako na male talaga tong nakuha natin, kasi kung titignan nyo, ayan, mas bilugan yung pedipalps nung male kesa dun sa pedipalps ni Goldie. At mas makapal pati. So, nagbabakasakali pa rin ako na male talaga to, pero looks female kasi hindi mo ma-distinguish yung pagkakaiba nila. The coloration, the size, halos magkaparehas. So, hindi natin alam at abangan na lang natin talaga yan. Aabangan na lang talaga natin yan. At i-update ko kayo dyan in the future videos, guys. So, mga kahabi, hanggang dito na lang muna ang ating episode ngayon. Abangan nyo po ang ating Celebrity Sunday this coming Sunday, okay? Papalabas yan. So, ayoko muna magbigay ng teaser. Ayoko muna magbigay ng mga papyaw. Basta gugulatin ko na lang kayo kung sinong celebrity ang ating iko-compare sa Tarantula ngayong Sunday na yan. So, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa aking mga supporters, subscribers, viewers. And please don't forget to like, share, and subscribe. Alright? So, hanggang sa muli, have a good day, God bless.